sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Ito Kipo again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Sinabi ng COA, legal. Eh, ikaw, anong sinabi mo? May magic? Ginastos ng 11 araw, may magic? Hindi mo kami madadaan sa drama. Wala nang drama ngayon. Kung magdadrama ka lang, sayang ang pondo. Is either patunayan mo na merong... Kasi kung magsalta, parang may karumal-dumal na krimen. Sayang po ang pondo ng mamamayan kung imbes na magpaliwanag kayo kung may... Nalilito po yung taong bayan eh. Sa totoo lang po, kami malinaw sa amin. Legal ang lahat. Walang illegal. Ikaw, nililito nyo. Nililin lang nyo yung taong bayan eh. Ang tanong ko po, direkta. May pondo kayo, milyon-milyon. Isa lang ang tanong ko, legal ba o illegal? Ang gastosin niya ng 11 araw. Ilang araw po ba para matawag na legal ang paggastos ng 125 million? Mawalang galang na po. Tama na ang drama, tama na panlilin lang sa mamamayan. Ang kinakailangan po namin ngayon, dapat nililinaw nyo. Kung may illegal na ginawa, ipakita nyo na illegal. May mga paraan po ayon sa batas. Magic ang ginawa ni Vice President at naubos niya. Kahit sino po, hindi kayang sagutin yan. Tigilan natin ang panlilin lang sa mamamayang Pilipino. Sabihin nyo kung may illegal na ginagawa at patunayan ninyo para kami, hindi kami nalilin lang. Matagal nyo na kami nililin lang. Eh. Hanggang ngayon, nililin lang nyo kami sa martial law. Hanggang ngayon, nililin lang nyo kami sa EDSA. Eh. Hindi na ubra sa amin yan ngayon. Kung walang illegal, nagastos yung pondo, tama ang pinagkagastosan, dapat bigyan nyo ng award si Vice President Sara Duterte. Dahil isang taong pa lang siya bilang Vice President, gusto niya nang tapusin yung insurgency problem natin. Ikaw, ilang taong ka ng senador? Ilang taong ka ng congressman bago maging senador? Oo nga. Ilang taon mga kaibigan, ilang taon nang maging senador yan, may naramdaman ba kayo dyan? Diba? Ilang taong ka ng pinasusweldo ng pamahalaan? May objective ka ba tapusin yung insurgency? Yung mga katulad ni BP Sara, hindi po yan pinagbibintangan. Ang mga katulad niya, pinararangalan dahil nagtatrabaho. Gusto niyang matapos yung problema ng Pilipinas. Sabihin niyo po na mali yung ginastos. Sabihin niyo pong mali gumastos ang 125 at mali na po ang gobyerno. May drama ka pang 11 milyon isang araw. Magkano po ang ginagastos ng gobyerno araw-araw sa tingin niyo? Sa trilyon na budget, magkano budget? Magkwenta lang po kayo, i-divide nyo po yan sa 365 days. Ilang trilyon ba ang budget natin ngayon? I-divide natin sa 365. Yan ang gusto nila eh. Magkwentahan eh. May magaling po ba sa math? Ipakidivide nyo lang po yung budget natin. Magkano po yan per day? Para masabi lang natin kayong Tiberos na hindi po paglabag sa batas na gumagastos ka ng milyon-milyon. Tinitiyak ko na milyon per day ang gastos ng pamahalaan. Ibig sabihin, may kalokohang ginagawa yung presidente dahil million a day ang ginagastos. Yan po ang pinaka walang kakwenta-kwentang argumento. Niwala nga kayong binibintang. Ha? Ginastos? Anong magic? Magaspang. Pakinisan kayo ng mukha. Hindi ka man. Ilang taong ka na sa Senado? Kinakatwiran nila yung Coast Guard eh. Si BP Sara ba? Ano ba siya dati? Mayor? Siya ba nagbabudget sa Coast Guard? Hindi. Sino? Kayo? Pati yung pambabarat nyo sa Coast Guard, ibibintang nyo kay Sara Duterte? Ibabalik lang namin sa inyo. Nagtsaga ang Coast Guard sa maliit nyong budget. Bakit hindi mo nilakihan ng Coast Guard? Dapat. Pero bakit mo inuugnay kay Vice President yan? Eh kayo tagagawa ng budget. Kayo nagbabudget. Eh hindi, kaya nga gusto namin ilipat yung budget ng Office of the Vice President. Nung panahon ba ni Binay, nilipat nyo? Maasya mo na talaga sasabihin. Tinanong kung naniniwala ba siyang meron talaga.
Eh, sabi niya, kayo sa media, kayong mga nanonood, sabi ni Congressman Tamunting, kung ano ang inyong paniniwala, yun siguro yun, katulad din namin. Kaya nga aming tinatanong, binibigyan namin ng pagkakataon siya eh, dahil yun ang aming trabaho. Sabihin mo kung sinong source mo dahil kasi hindi pwedeng wala at hindi pwedeng magtago sa SOTOL. So hindi. So kung iniisip natin, wala talagang source si Eric, eh baka ganon. Kung iniisip nyo, pinagtatakpan, eh baka ganon. So kung anong interpretation, mananong tao, eh pinasa ko ni Congressman. Mausay sumagot si Congressman Tamunting sa iso niya. Lagi ang kanya sinasabi, hindi siya kung hindi komite. Ano man ang gagawin, dapat dadaan sa komite. Ano man ang desisyon, dadaan sa komite. Yan po yung magandang leadership ng Committee on Precise as chairman. Hindi niya inaako, ako na bahala dyan. Gagawin ko ito. Hindi ganun. Ang kanya, laging respeto sa mga member. Kasi komite. Alam ba niyo na tingnan ko yung member ng komite? Ang dami pala. 60 pala ang congressman na member ng komite. Eh yung mga nakatid ng hearing sa una, first and second hearing, para mga 20 lang. Eh. Wala pa nga eh. So, ibig sabihin, minority pa lang yung nandoon. Eh para na pag dumating yung maraming congressman. Although hindi naman nakakandaro ng 100%. Yan, ano nga. Pag sinabi may quorum, tapos na yan, may quorum. So ayan po, pinaniindigan nila. At sinabi niya, ang desisyon ng komite, hindi makakalabas yung dalawa, lalo na si Eric, hanggat hindi natatapos ang komite report. Inuulit ko, sinabi ko nakahapon sa mga video ko, ang kongreso, 3 araw na lang ang trabaho this year. Kasi temporary, kuklose yan, mag-uwi yan, kasi bakasyon, Christmas vacation. Babalik po sila sa third week ng January. Ang tagal nun. Mga 20 or 21. Basta first Monday, or Monday po yan ng third quarter ng January ang kailang balik. So kung hindi maaayos yan before mag-recess sila, may matagal-tagal ang makukulong. Ngayon, ang issue ng Congress strike, it's time nila yun. So wala tayong magagawa. Sabi naman ni Congressman, imomonitor ng sekretariat ng kanyang komite kung anong nangyayari. Mm-hmm. Pero alam niyo, yung mga hunger strike na yan, karapatan nila yan. Gusto nilang magutom, gusto nilang magprotesta, karapatan nila yun. Wala namang makakapigil din kung ayaw nilang kumain. Mm-hmm. Diba? Kasi yung pag-hunger strike, talagang ayaw nilang kumain. Marami nang gumawa niyan, hindi lang mo dito, kahit sa abroad. May mga dahilan sila at may mga grievances kung ano-ano naging hunger strike. Diba? Pero karapatan nila yan kung paano pigilan. Siguro, malay nyo, ito, sa pantaho ko lang, hindi ko sinasabing ganun, malay nyo, kaya sila nag-hunger strike para makalabas. Alam nyo bakit? Kasi pag nag-hunger strike, hindi ka kumain. Siyempre, pag hindi ka kumain, manghihina ka. Maaaring mag-collapse ka. O pagka talagang gumigay na yung katawan mo, idadaling ko sa ospital, o di nakalabas ka na. Pag dila ka sa ospital, tas sa ospital ka. O di ba, malaya ka na kahit pa paano kasi wala ka na sa ulungan. O hindi ko sinabing yun ang gimmick nila. Ang sinasabi ko, sa pantaha lang, kung sakali, yun ang style nila, pamamaraan. Ay alam nyo, huwag natin kalimutan, kadre ng NPA yan. Si Ka Eric, dati sabi niya. So ibig sabihin, maraming gimmick yan, maraming alam yan, style, maraming, nakita mo kung magsasalita. Di ba? Daming palusot, daming mga katwiran. Katwiran po ng mga kaisipan katulad ng mga nasa kaliwang grupo na kalaban ng Estado noong araw. Ngayon, may pisto. Di ba? Yan ang sinasabi natin. So, posible, nauli ko, hindi ko sinabing yan ang plano, pero posible, yan ang plano. Posible na yan ang style nila. Mag-hunger strike para pagka bumigay ang katawan, mapipilitan siyang dali sa ospital. O pag nakadali ng ospital, malaya na sila. Sa ospital na. O, di ba? Pwedeng ganun. Maaring hindi, o pwedeng ganun. So kaya kailangan alam niya. Okay? Pero, yun nga sinabi ni Congressman, may batas eh. At sa ngayon po, ang Committee on Process ng Kongreso, sila po talaga yung dumidinig. Ay, ang dami pala. Iba palang issue yung resolution para inaatasan ng NTC, National Telecommunication, na suspindihin na ang SMNI. Ibang issue pala yun, hindi yung pwedeng isama dun sa ano. Although nabanggit na, pero ibang issue daw yun. So, sabihin sunod-sunod yung mga didinggin ng komite. Mm-hmm. So, tingnan natin kung ano mangyari ito. Masyadong pinupolitika na. Pero ang pinag-umpisahan po dito, fake news. Yung iba ayaw maniwala. Sabi, nagtatanong lang. Eh, hindi nga ako naniwala yung congressman. Eh, ano gagawin natin? Alam nyo, ganito, para maintindihan nyo. Kasi pati ako, sinisisi ng mga, siguro, mababaw ang pananaw or hindi nauhukay ang malalim ng mga issue. Rule of law. Ah, di ba sinabi na po, ulit-ulit ko na sinasabi, sinabi ni Pangulong Marcos from day one noong 2022, rule of law ang gusto niya ng kanyang administrasyon. Ipatupad ang batas, imbestigahan ang nagkakasala sa batas, then kasuhan dali sa korte, due process. O di ba rule of law yung ginagawang investigasyon? Dinanata nila yung Kongreso sa 1.8 billion travel expenses. Hindi naman napatunayan kasi ang sinasabi ng komite at ng secretariat na siyang may record ng gastusan, 4.3, diyan layo, fake news na yan. Ayun, sinabi ni Eric, yun ang impormasyon na karating sa kanya. Ay, hindi naman siya nag-double check. Kaya nga sinabi niya, tinamin niya, nagkulang siya ng pag-double check. Hindi niya natingnan mabuti. Kaya nag-sorry siya kay speaker, nag-sorry siya on record sa komite, na nag-sorry siya doon sa kanyang ginawa kasi nga hindi siya nag-double check. Ay, di malinaw na may pagkakamali. Ikaw ba magsusorry ka pa kung hindi ka nagkamali? So, yung ginigit niya nagtanong lang siya, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggal.
Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.